いただきます。Hello mga ka-sweet life, for today's video tayo ay nagpunta sa isang wet market after ng kendo test ni Akari, kung saan guys first time ko nagpunta dito, and then natutuwa ako guys kasi ang dami nating makikita dito na hindi pa natin nakikita sa tarambuhay natin. At eto nga yung matagal ko nang inaasam-asam na isda na palagi ko napapanood lang sa may TikTok, kung saan ang pangalan niya ay Shirahuo o Ice Fish naman kung tawagin sa English. At ayan na nga, bumili tayo ng isang pack kung saan ay nagkakahalaga siya ng 2,500 yen. Ayan na guys yung nabili nating isda kanina doon sa wet market na pinuntahan natin, at ginabi na nga tayo. Ayan, ano oras na ba? Alas 7 na guys, at ang haba ng biniyahin natin, buti na lang may oxygen sila. So ayan, ito ang isda na famous dito sa Japan kung saan kinakain siya ng buhay. Yes, tama yung narinig nyo. At kahit saan kayo magpunta dito sa Japan, i-search nyo lang kung gusto nyo maka-experience na paano itong kainin. Especially sa Okinawa, Tokyo, and Hokkaido, meron ganito guys. Mga hindi makaka-take, skip na lang po kayo. Huwag nyo na pong panoorin itong video ko. Dahil ang tagal ko na rin po gusto na ma-experience guys na makatikim nito. At hindi nga lang tayo basta-basta makakita nito guys. Kaya nung kanina nakakita tayo, ayan. Talagang nag-grab na yung lola nyo dahil it's a big chance. Kahit na napakamahal niya, dito namin siya nabili sa Maikaratsu. At kung ilang gram siya ay hindi nakasulat. Walang nakasulat. So, ganyan lang yung kanyang dami, guys. Ayan. Iko-close up natin. At yung isda na yan, guys, nire-remind ko kayo, yan ay adult na. Hindi na yan bata. So, hanggang ganyan lang siya kalaki. And then, transparent talaga siya. Kaya nakaka-amaze. Tara, at tikman na natin. Ang gagawin naman natin ngayon, guys, ay kailangan natin ng ponzu. Dahil wala tayong ponzu na plain, ito ang gagamitin natin, yung yuzu ponzu, yung orange flavor with sesame seeds. So, sasalain natin para mas makita natin guys yung mga isda natin. Kasi kung isama natin to, hindi natin siya makikita. Mga black sesame seeds yan. Para ba sila muli? Tapos ilalagay natin dyan. Pasensya na kayo guys ha. Gusto ko naman talaga itry kung anong lasa ninyo matagal ng panahon. Hindi lang tayo talaga nakakahanap. So, ayan guys, pinapalanguin lang natin sila sa ponzu at tikman na natin kung ano ang lasa nila. Tadakimasu! Kawaii! De mo ma! Umay, no? Hindi ko masubo. Wala sila guys. Umapalag sa loob ng bibig nyo. Tumatalsik-talsik pa guys. Hirap niyang hulihin guys. Pwede kamain ko na lang. Ang hirap hulihin kasi gumagalaw. Gumagalaw siya guys. Pagod na ako. Nahilo na ako guys. So ayan guys, gumamit tayo ng chapstick na kahoy kasi napakahirap niya talagang hulihin. Promise. Ayan, oh, nakikita niyo gumagalaw-galaw. So hindi ko siya mahuli kanina dahil plastic yung gamit natin. Ayan. At ngayon ay kahoy. Gumagalaw. Fish dancing in your mouth daw. So sumasayaw sila sa bibig. At hindi ko masyado malasahan. Subo pa tayo ulit, guys. Masarap siya. Pero, kung hindi nyo siya gagamitan ng ponzu, guys, halos wala kayong malalasahan na kung maalat ba o matamis, ganun. Wala. Wala siyang lasa, pero yung texture niya o yung pag kinagat nyo siya, para kayo kumakain na, no, ng jelly na medyo makunat-kunat na jelly. Ganun yung lasa niya. Kakaiba guys ha. Napakaganda niyang isda guys. Ayan, transparent talaga siya. At alam niyo ba guys, kaya mahal tong isda na to at sikat dito sa Japan dahil sa napakadami niyang vitamins. Kaya ang mahal niyan. Biro niyo, 2,500, eto lang. Diba? Para matikman lang natin siya. At gusto ko kasi talaga siyang matikman matagal ng panahon. Ayan. Itadakimasu! Bumalik. Dumayip na sa lalamunan ko.
Ang hirap niya rin kasing hulihin. Kaya nga gumamit na ako ng chapstick na kahoy, guys, eh. Ayun. Malutong siya, guys. Wala kayong malalasahan na malansa. Ang malalasahan nyo lang ay medyo konti lang naman na pagka-slimy. Pero hindi siya yung nakakadiri na slimy. Yun yung pagkakagat nyo. At ang texture niya, pag kinagat nyo, parang kumakain ng makunat na jelly. Lansa? Wala, guys. Walang kalansa-lansa. Mm. Masarap siya, in fairness. Mm. Papa, tikma mo din. Lisa, ano ito rin? Palot. Dumay, guys. Dumaday. Pumapat, ano? Ang hirap niyang hulihin, guys. Anong lasa? Umay, ano yun? Mm, masarap siya, guys. Sashimi da ne, hontou ne. Parang ako makain talaga ng, excuse me, yung lasa niya malapit sa dilis, pero walang lansa na dilis. Ayan. Sugoi fresh na sashimi desu ne. Nilipat ko siya sa mas clear na baso. Ayan, at papakainin natin si Ate Aska. Ayoko. Challenge. Mama. Ayan ni Ate Aska. Pinapotray ko siya. Ayan, guys. Lalagutin natin siya, ayan, ng isang lagukan. Tarakimas. In fairness, guys, nagugustuhan ko na siya unti-unti. Ganyan tayo mag-inuman, o, diba? Hay, daso. Koe. Come on. Yuki, yuki. Ike, 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 ike. Shoppak na yun. Ike, ike. Uwa. Do? Malutong siya, guys. Fresh naman. Ne, pero masarap, diba? Masarap siya talaga, guys. Para siyang dilis. Yun nga lang talaga. May ilang lang talaga kayo kasi may gumagalaw sa bibig nyo. Kaya nagpapapalag siya sa inyong bibig. Sabi niya, masakit nga lang daw sa puso kasi buhay na kinakain. So, papasensyahan nyo na kami, guys. Talagang ganito yung paraan ng pagkain niya. So, ayan, guys. May natira pa tayong konti. Konting-konti na lang naman. Ang gagawin naman natin dito, guys, ay magpiprito tayo ng itlog and then ilalahok natin siya parang an omelette at ilalagay natin siya sa ibabaw. Magpiprito tayo ng itlog. Ilalagay lang natin tong ating isang itlog. Isda kanina na natira. Ayan. Sa itlog natin sila palalanguyin. Tapos guys, lalagay lang natin ng konting mayonnaise. And then, haluin lang natin siya, guys. At saka tayo maglalagay ng ating dahon ng sibuyas. So, dalawin natin yung ating itlog, guys. Okay. Mag-add tayo ng konting gatas. Nalang natin ang apoy. Takpan lang natin siya ng konti. Okay. At omelette. Okay. Ang bango niya, guys, dahil doon sa sibuyas. Mm. Malapit nga siya sa dilis, guys. To be honest, hindi ko malasahan na yung isda. Ayan. Pero kung ito lang kakain natin, masarap nga. Tatanggalin ko isda lang papakain ko sa asawa ko. Mahal ko. Yung gumilisa. Oishii, oh. Chikaw, disyoso, no, Aji? Mas masarap siya, guys, kapag naluto, kasi lumalabas yung lasa niya. Nung hilaw siya ang kinakain, hindi siya masyadong malasa. Malutong lang siya na parang jelly. Tingin ko gusto ko tong isda na to kung lalaki siya ng ganyan kalaki. Tapos yung pagkinain ko siya ganyan, yung tipak, hindi ganun kaliliit. Kasi ang sarap talaga ng lasa niya pag luto. Kaya pala, nilalagay din siya sa omelette. Yes. Tapatikman ko din si Akari tsaka. Kasi hindi nila kinain kanina yung hilaw.